Lola Chikadora, Annalisa Espiritu po. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat at magandang buhay. Ayan. Kahit sana dumadanas tayo ng pandemic sa buong mundo, sa buong Riyadh, sa buong Pilipinas at sa lahat ng lugar na merong mga Pilipino or kahit na sino pa man, eh malalagpasan din natin to. Ayan. Sana naman matapos na to at ng Diyos ko. Ay, naku, nakaka-imbyerna na, nakakaloka na, hindi natin alam kung paano tayo magsisimula uli sa buhay natin. Naku, Diyos ko, ayan, pupwesto muna ako na isang maganda-ganda at ng maganda-ganda. At saka, tingnan nyo naman ang forma ko, nakaano pa, nakasalampak pa ako dito sa simento. Eh, kasi, may kukwento ko sa inyo, no? Kasi kanina, ano, kasi bago kasi nangyari itong COVID na to, itong pandemic na nangyayari sa atin ngayon. Kasi ako kahit pa paano, meron ako mga online selling, mga nag-o-online-online ako. So ngayon, buhat nung nag-start ng lockdown, tapos hininto na yung trabaho, tapos bawal ang sasakyan, nahinto na rin ako. So anong nangyari, talagang alos wala ng customer na pumapasok din sa akin. Tapos since the February, stop working na rin po kami, ang lola nyo. Stop work na, tapos wala rin sweldo, walang ayuda, wala, lahat. Diyos ko. Tapos talagang nasaid na ako. Na talagang halos wala na kami mapambili ng pagkain. Kaya yung vlog ko nung isang araw, talagang depressed na ako. Kaya binanggit ko na yung mga kapolo-polo na yun, mga embassy na yan, mga ano, dahil hindi tayo nakakakuha ng ayuda galing sa gobyerno natin dito sa Polo Riyadh. So, kanina, pangalawang araw kasi ngayon, nang start na yung lockdown. So, ano nangyari? Kanina nga, buti, may mga pending ako, mga delivery. Talagang nag-zero-zero balance na ako ba? Wala na rin bigas, wala na rin tubig, wala na rin asukal, wala na mantika. Halos lahat ay wala na. Tapos, tontuwa naman ako, kanina, parang blessing ngayon yung araw na to. Kasi kahapon, hindi ako sure kung talagang walang checkpoint. So kanina, sure, kaya kanina nakapag-deliver ako. At ang nakakaloka, at ang nakakatuwa ka mo ay ganito. Talaga palang napakasarap ng feelings ng ikaw eh, feeling na ikaw eh may magbibigay sa iyo. Kasi ang dinilibiran ko kasi kanina is katulong sa bahay Pilipina. Nandito dito sa Riyadh. Tapos, ang halaga ng in-order niya is 200 something. Tapos sabi niya sa akin, kabayan, sabi niya, Ate Lisa, po pwede ba ikang makisuyo? Pwede pakibili ka ng mga needs niya. So sabi ko, wala namang problema dahil hindi nga nakakalabas ang mga DH dito. So ang ginawa ko, ano baka kung mga gusto mo, nagpabili siya ng biskuit, nagpabili siya ng chichirya, nagpabili siya ng indomie. Sa madalit sabi, nabili ko yung lahat ng mga kailangan niya. Tapos, ayun, inihatid ko na sa kanya. Tapos, nung nabayaran na niya ako, sinabi niya sa akin, Ate, okay lang ba kung magbigay ako sa'yo? Nashock talaga ako, kasi tinanong pa niya ako na kung po pwede lang daw ba na magbigay siya sa akin. Alam mo, sa totoo lang, First time in my life na may taong nagbigay sa akin ng gano'n na talaga yung sa oras ng kagipitan mo. Sa bagay ngayon lang din naman ako nagipit ng ganito, hindi lang naman ako, tayo. Talagang sa maliit na bagay na may maitutulong sa iyo yung kapwa mo, talagang sobrang appreciate mo talaga. Alam mo kanina, tinanong pa ako ni kabayan kung gusto ko ba ng bigas. Aba, ay sabi ko, eh, napakalaking tulong niyang gagawin mo sa amin yan. Dahil kami, eh, mag-February pa kami huling sumwento. Sabi ko, eh, napakalaking tulong nang gagawin mo yan dahil kami, eh, matagal nang hindi sumusweldo. Alam mo ba ang ibigay sa akin bigas? Napakarami. 10 kilo. Tapos may sibuyas pa, mayroon pang mga noodles. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Kaya kay kabayan ako to, sobra akong tuwang-tuwa sa kanya na hindi mo sukat akalain na alam mo yung gano'n na alam naman natin ang mga DH dito magkano lang ang sweldo, 1,500, tapos wala silang mga another payment na iba pa. So talagang
nasyak ako kanina at tuwa talaga ako kay Kabayan na binigyan talaga niya ako. Buti pa yung si Kabayan may ayuda. Ay inay, masarap pala ang piling ng ganun. Yung may nagbibigay sa iyo na talagang alam mo kailangan mo. Kaya kay Kabayan, saludo ako sa iyo at proud ako sa iyo. Salamat ng maraming sa tulong mo sa akin na sa simpleng bagay na ginawa ko sa iyo dahil sa pagpapabili mo sa akin ng mga kailangan mo dyan. Hindi ko sukat akalain na may igaganti ka pala na mas higit pa doon. Kaya sa iyo Kabayan, salamat ng maraming. O tapos alam niyo ba ang ibinigay niyo sa akin? 10 kilong bigas. Tsaka kung ano. Kaya thank you Kabayan. Ayan. Tignan mo, ganun talaga ang buhay. Pag may mga dumarating na problema, may dumarating naman ding saya. Kaya kasi nung halos na last na vlog ko, talagang Diyos ko, walang wala na. Tapos, may nagbigay sa akin ng number ng Polo kahapon. May nagbigay ng number ng Polo sa akin kahapon. So, ang ginawa ko, tinawagan ko naman yung Polo. Ayan, sandali. Tinawagan ko yung Polo. Tapos, nung tinawagan ko, may sumagot, sabi, i-WhatsApp ko daw, tapos send ko yung mga kailangan mga tao. Kung ilan yung mga tao na nangailangan. So, 15 kami sa salon. So, sabi ko sa kanya, sir, 15 kami sa salon. Tapos, sabi niya, ala ba ikang... Ganun ang interview sa akin. Sabi ko sa kanya, nung tumawag ako, sabi ko, hello sir, good afternoon. Ako po ito, sana manghihingi kami ng ayuda na kahit na konting tulong lang po, kahit bigas lang po at saka bagoong para lang po may pang tustos kami sa aming pangangailangan ngayon kasi walang-wala na po talaga kami. Ngayon, ang sabi noong Polo sa akin, bakit ikaw Kabayan ang amo nyo ba ikaw hindi nagbibigay? Sabi ko, in first week nang nag-lockdown, nagbigay naman ng 200. Pero yung iba hindi naman nabigyan. Sabi niya, okay, send mo na lang ikaw sa WhatsApp yung ano, yung kung ilang tao, ganun. Tapos pagka-send ko sa kanya ng WhatsApp, may iba namang ini-reply na ibang number naman. Ngayon, kaya yung number naman na tinawagan ko, nagsawa ako ng katatawag, ala naman sumasagot. Tapos, tawag uli ako ng tawag. Nako, halos mapudpud na ang aking kami ng katatawag. Eh, di sa mga tweet, ako apat na number ata yung aking i-denial. Lahat ng yun, itinry kong tawagan lahat. So, may nakausap naman akong babae. Sabi ko, madam, sabi ko, kasi ganito, nangangailangan kami ng food assistant kahit lang food, kahit wala na yung pera, inyo na yung pera. Sabi ko, hindi na namin kailangan yung pera kasi baka naman maging okay naman kahit kako pagkain lang kako, hindi na namin hangad yung magkaroon ng ano kasi mahirap eh. So anong nangyari, sabi ng madam, okay, sabi ng madam, hindi ko naman babanggitin ako sino yung pangalan, basta taga Polo siya. Ang sabi sa akin, sa WhatsApp na naman. So, nung pagdating sa WhatsApp, ayun naman. Yun naman din number na naman yun ang... Yun naman din ang number na naman yun. Kung ano yung binigay nung isa, yun na naman din sa pangalawa. Eh, di nag-appear na naman doon. Di ngayon, tinawagan ko na naman ngayon ito si number. Hindi na naman sinasagot. Busy. Hanggang sa... Nag-reply yung lalaki na sabi niya, ma'am, okay, ganito po ang sistema ng ating pumbigayan. Kailangan po ang inyong valid ng ikama at saka po valid ng passport. Okay. Tapos kailangan din po ang telephone number ng amo dahil tatawagan ng amo at kukonfirm kung talagang kayo ay hindi niya binibigyan. Or kung kayo naman ay bibigyan, kailangan pa rin ng council ng amo. Yung kakausapin nila yung amo na sa makatwid eh, hindi ka nabigyan. Tapos, pagkatapos noon, ano pa ba yung sinabi? Tapos, kasalukuyan na ikaw talaga, kumbaga, kung ikaw ay balik mong gagawa, may mga ganong edges pa sa loob ko. Tapos, kailangan pa daw ng xerox ng ikama, xerox ng passport. Ang akin lang naman, ganito eh. Xerox ng ikama, xerox ng passport. Ay, di ba't ngayon na nag-lockdown? Eh, nung isang araw, sa loob, paano kami makakapagpa-xerox nito? Eh, sarado nga ang mga establishmento. Sabi ko talaga ako, ayun ako, kaya sabi ko, wag na lang, tumigil na lang kasi
para bang nagbumukha ka lang timawa na para kang patay gutom na nagmamakaawa ka sa kanila. Alam niyo yung message ko, talaga nagmamakaawa. Sabi ko, parang awa niyo na, tulungan niyo kami. 15 kami sa salon. Sabi kong ganyan. Tapos eh, oo daw. Tapos eh, awa naman ng Diyos. Nakalipas na ang ilang araw, eh, wala naman. Ilang araw na ba? Isa, dalawa. Pantatlong araw na po ngayon. Wala po naman ang natatanggap sa awa ng Diyos. Kamukha niya na may natanggap na, okay na din yung nangyari. Kaya, ay nako, hindi dapat asahan. Kaya, tumigil. Kaya, ganun lang po ang aking maishishare sa inyo. Kaya, sana po sa mga, sa mga kapwa ko OFW, sana po matapos na po itong ating kasalukuyan na nangyayari sa ating buhay-buhay na ito. At talaga namang nagbumukha na tayong timawa sa kalagayan natin ito. Ay, nako. May babasahin ako sa inyo. Wait lang, ha. Kasi yung anak ko, OFWD siya. Sa Dubai din siya. Ngayon sabi niya sa akin, Nanay, maggawa ka ika ng, ng vlog about ka ako saan? About daw sa... Loko-loko. About dito sa, niya. OFW, bagong bayani, dakila noon, kawawa ngayon. Sa Pilipinas, mga magulang binigyan ng DSWD dahil may anak daw sa abroad. Ang nasa abroad, nawala ng trabaho, mahirap makakuha ng ayuda. Di qualified sa DOLE AKAP dahil kulang sa dokumento. Sino ang tutulong kay kawawang OFW? Sino nga ba ang tutulong sa ating mga OFW dito sa nangyayari na to? O sige, sa isang video ko, mapapanood nyo ang kasagutan at ang katanong. Okay, please subscribe po sa aking mga kemirut na kemirut sa inyo. At sana po, huwag kayo magsasawa na panoorin ang kalokohan ko. Medyo po ngayon, hindi ako makapagpatawa sa inyo. Gawa ng ako, ako talagang stress na stress. Kaya huwag po kayong magsasawa na manood sa aking mga kalukahan. Ito po ang inyong Lola Chikadora. Hi, bye-bye. Ito po ang aking muning-ning. Bye-bye.